Okay, hello team, no? Welcome in this video and pag-usapan naman natin dito yung 3 levels ng Facebook ads. Okay, importanteng maunawaan at maintindihan ninyo itong 3 levels of Facebook ads para by the time na magsisetup na tayo ng ating mga advertisement, no? Mas magiging madali na lang sa iyo 'yon and at the same time, malalaman mo na kung ano bang klase ng Facebook ads, ano ba yung objectives mo, sino ba yung mga taong tatargetin mo, magkano ba yung magiging budget mo, yung magiging marketing message mo doon sa Facebook ads mo. No? So, yun yung ilan sa mga importante kasing elements ng iyong Facebook ads para maging effective ito, yung Facebook ads mo. Okay? And talagang magkaroon siya ng magandang result. Alright? So, ayun no, nandito tayo ngayon sa page kung saan pwede mong i-set up yung Facebook ads mo. Okay, but hindi yun yung idea, hindi yun yung main purpose natin dito. And tulad ng sabi ko, yung goal lang natin dito is para makita mo yung 3 levels at kung 3 levels ng Facebook ads at kung ano ba yung nandun sa bawat level na yun. Okay, so basically, mayroong tatlong levels tulad ng sabi ko, that is the campaign, alright? The campaign, ito yung first level, okay? And under ng isang campaign, meron yung tinatawag na ad set, alright? And then under ng ad set, meron yung tinatawag na ad, or ito yung ad copy mo, okay? So pag-usapan natin ito, no? So dito sa campaign, no, dito sa campaign, no, yung sa first level, ito yung pinakataas, no? Dito mo i-identify kung ano ba yung objective ng Facebook na kung ano ba yung objective nung i-advertise mo sa Facebook. Okay? So, as of now, no, ito yung ilan sa mga objectives na yun. Meron yung brand awareness, meron yung reach, meron yung traffic, engagement, app installs, video views, lead generation, messages, conversions, catalog sales, and store visits. So, ito yung mga options na objective na pwede mong pagpilian. No? Ito yung mga objectives na pwede mong pagpilian, no, para sa Facebook campaign mo. Okay? So, sa mga ituturo ko sa iyo at mga i-set up natin na mga campaigns later on, no? Ang unang gagamitin natin is itong engagement. Okay, so ituturo ko sa iyo kung paano mo gagamitin itong engagement, no? Magpo-focus lang tayo sa ilang mga objectives and yun na yung i-master natin for our Unity Network business. Okay, so engagement, and then later on gagamit tayo ng video views. Later on, gagamit tayo ng traffic. No? And kapag advanced na, pwede na rin tayong gumamit nitong messages. Alright? So, one at a time tayo guys para hindi kayo ma-overwhelm and hindi kayo magkaroon ng information overload. Alright? So, ayun, no? Engagement muna yung pagfo-focusan natin later on do sa mga isi-setup natin na mga Facebook campaigns natin para mag-generate tayo ng leads for our business. Alright? So, unang gagawin, no? Bigyan mo na pa. So, gagawin natin, no? For this one, no? Hindi kasi tayo pwedeng mag-proceed dito sa ad set para ituro ko sa iyo itong mga to unless makakapili na tayo ng objective. So, kunyari, ang pinili muna natin is engagement. Okay? And pangalanan natin ito na engagement. Okay? Quest for Freedom Club Training. Yan na lang ang pangalan niya. Okay, nung pangalan ng campaign natin. Okay, so for training purposes lang din naman to. Okay, so everything is default. Click lang natin tong continue. And there you go. Tapos na tayo sa campaign. No, again, you cannot go para i-set up yung ad set mo hanggat hindi ka nakakapili ng objective mo dito sa campaign. Okay, so yun lagi yung first level ng Facebook ads mo. Kailangan mong i-identify kung ano ba yung objective ng campaign mo, ng Facebook ads mo. Okay, so nandito na tayo ngayon sa second level, which is yung ad set, no? And then, pangalanan ulit natin siya, Quest for
Freedom, Club, Training, Ad Set. Yan, no? So, una, no, dito sa ad set, no, meron kang tatlong importanteng bagay na dapat na under nitong ad set, yung audience mo, okay? Yung placements and yung budget and schedule. Okay? So, isa-isahin natin 'yan. So, una is audience, no? Ito yung audience, no? All right? Dito sa audience, dito mo i-define kung sino yung tatargetin mo para sa Facebook ads mo. Okay? Dito mo sasabihin kay Facebook kung sino lang yung mga taong gusto mong makakita nung campaign mo, nung i-advertise mo, or sino lang yung mga taong gusto mong pagpakitaan ni Facebook nung marketing message mo. Okay? So ayun, no, dito sa audience 'yan, no. So dito mo i-identify, dito mo sasabihin kay Facebook kung sino yung target market mo. Okay? So ayan, no. So una, location, all right? So custom audiences for advanced purposes na kasi to, no. So hindi muna natin 'to i-discuss, no, later on na 'yan para hindi kayo ma-overwhelm. All right? So location, okay? So sa location, dito mo lalagay kung sino lang ba ang mga tao yung gusto mong makakita ng ads mo. Yung mga nasa Pilipinas lang ba? Yung mga nasa abroad din ba? Kunyari, Saudi Arabia, Arabia. Alright? So, dito, no? Dito mo sasabihin kung sino, no? Kung sino-sino lang o saan-saang lugar lang gusto mong maipakita yung advertisement mo. Alright? And then next is age. Anong taon ba yung gusto mong targetin para sa marketing message mo, para sa Facebook ads mo? So, yung madalas na ginagamit ko for me is 25, okay? 25 to 50 years old. Okay, so tinetest ko yan, and yan yung effective sa akin. So, pwede nyong kopyahin yan, okay? And syempre, gender, okay? Gusto mo lang ba makakita nung advertisement mo, mga lalaki lang? Lalagay mo men, okay? Gusto mo bang makakita nung advertisement mo mga babae lang? Lagay mo, piliin mo tong button na to, women, okay? Or gusto mo both gender, no? So click mo tong all. Alright? And by the way, guys, no? Gusto kong malaman mo that always check yung nandito sa bandang kanan, okay? Ito pong nasa bandang kanan, ito yung audience size mo. Okay, audience size meaning ito yung number of people na makakakita ng advertisement mo, no? So ang advisable diyan 100,000 to 1 million, s'yempre mga ganun siguro, no? Depende sa budget mo. Pero kung mag-umpisa ka sa 200, 300 pesos, no? 100, 200, 300,000 na potential reach window. Particularly kung yung objective mo dito, no? Yung objective mo rito is engagement. Okay? Ayan, no? So binigyan lang kita ng konting hint. Alright? And then, language, no? So, syempre, as you can see, yung mga trainings natin sa 10-step training, sa 30-day traffic implementation program is mga puro na sa Tagalog version. Okay? So, dito, pwede mong ilagay dito para talagang mga Pilipino lang yung makakita nung ina-advertise mo is yung mga taong marunong lang mag-Filipino. Okay? Siyempre, pag Pinoy ka, marunong ka mag-Pilipino. So, ibig sabihin, mga Pinoy lang talaga yung tinatarget mo. So, sa madaling salita, okay? Sa madaling salita, yung mga taong gusto mong targetin is yung mga taong nasa Pilipinas, nasa Saudi, alright? Na edad 25 hanggang 50. Alright? And then, lahat ng gender na Pilipino. Okay? So, yung estimated daily result daw, no, is 3,700 to 19,000 na tao yung makakakita. Okay? And yung post-engagement, yung mag-engage daw niyan, average niya is 220 to 1,200 na tao. Alright? So, pwede mong ilagay rito, kunyari, people who live in this location. So, ibig sabihin, no, yung mga taong nandun lang sa location na yun. No, sa Philippines lang, tsaka Saudi Arabia. Alright? And then next is, dito sa
O dyan sa let, no, yung detailed targeting, no? So dito mo ilalagay kung sino ba yung mga, ano bang interest nung mga taong gusto mong targetin, yung mga taong may interest ba sa network marketing, yung mga taong may interest ba sa entrepreneurship, passive income, no? So dito mo yung ilalagay, no? So say for example, business. Okay? Ayan, business. Okay? So ibig sabihin po nito, no, yung mga taong may interest sa business na nasa Pilipinas at nasa Saudi na marunong mag-Pilipino, okay, na edad 25 hanggang 50, yung mga taong makakakita ng advertisement mo. Okay, ganun lang po yung kadali. Alright? And then itong next po, itong under ad set, is yung placement. No? Sa Facebook kasi maraming mga placements na pwedeng pagpilian. No? So, kiklik mo itong edit placements, ito yung mga options. Pwedeng sa news feed ng Facebook mo, ay ng Facebook ng tinatarget mo, pwedeng instant articles, okay, in-stream videos, do sa right column, no? Suggested videos, and marketplace. No? So, ang daming options. And then, syempre, di ba, Instagram, binili na rin yan ni Facebook. So, pwede mo na rin option na ipakita yung advertisement mo sa Instagram. Alright? And then, nandiyan si Audience Network, and nandiyan na rin si Messenger. Okay? So, kapag engagement, doon sa gagawin nating mga unang mga Facebook ads, no? Itong Audience Network, i-uncheck natin yan. Itong Instagram, i-uncheck natin yan. And ang pipiliin lang po natin, no, isang place lang, isang placement lang, no, kundi dito lang sa Facebook newsfeed, no. So doon lang sa newsfeed ng mga target market mo. Alright? So ayan, no, ina-explain ko lang ngayon, no, pero hindi pa ito pagsi-set up natin, no, binibigyan lang kita ng pahapyaw, guys, para mas maintindihan mo pa siya. Okay? And then you have the option kung yung prospect mo ba is dapat nakakonect sa Wi-Fi or not necessary na nakakonect sa Wi-Fi. Alright? And then, finally, dito sa ad set, no? Dito mo i-define kung magkano ba yung iba-budget mo. Okay? And how long it will run. Yung schedule niya. Okay? And then, kung paano kanya i-bill. Okay? So, ayan. No? So, ito po, ano, dito sa daily budget, no? Ang pinaka-minimum kasi, I think, is 40 pesos or 50 pesos na. No, hindi lang ako sure. So, check natin kung pwede pang 40 pesos. Yun, no? 40 pesos yata yung minimum. Kasi kung i-39 natin to, yun, no? Hindi na pwede, no? The budget for this ad set must be at least 40 pesos. So, yun po, no? 40 pesos lang yung minimum na pwede mong gamitin. So, pwede ka mag-umpisa 100 or 150 per day. Alright? And then, kasi kapag 40 pesos lang, ayan lang po, oh, post-engagement mo, 14 to 82. No? So, mababa. No? So, kapag mas malaki yung budget mo, mas malaki. No? Mas marami yung mag-engage. Eh, mas malaki yung estimated daily result nito. Alright? So, as of now, no, yung potential reach niya is 14 million. So, ang laki. No, ang laki niyan, guys. Alright? Okay. And then, schedule, pwedeng tuloy-tuloy lang yung pagra-run ng ad mo, no? Or pwede mo lagyan ng start and end date. Okay? And then, optimization for ad delivery. No? So dito, paano mo gustong i-bill ka ni Facebook, no? So may three options dito: post engagement, impressions, and daily unique reach, no? Hindi na natin masyadong pag-usapan 'yan kasi gaguide naman kita do sa pagse-setup mo ng first ever Facebook advertisement mo. Okay? So ayan, no? So ayan, basically sa ad set may audience, no? Sino ba yung mga gusto mong makakita nung advertisement mo? Placement, saan sa Facebook mo gustong makita ng target market mo
yung advertisement mo, something like that, no? So syempre sa news feed lang nila yung sinetup natin, and budget and schedule, no? Magkano yung daily budget na gusto mong i-setup para sa Facebook ads mo. Okay, then after that, no, click mo lang yung continue, and dun ka lang mapupunta sa third level, which is yung ad. Okay, yung ad. Alright? So, pangalanan natin tong Quest for Freedom Club Ad Copy. Yung. Okay, so basically, dito sa third level, no, ito na yung marketing message mo. Ito na yung ad copy mo. Nandito yung ano ba tawag na to? Nandito yung marketing message mo, nandito yung either image or video mo, no? So dito mo na yun i-edit, okay? Dito mo na yun i-edit. All right? So dito po yun, no, sa ad copy, no? Dito mo na yun i-edit. All right? So anong Facebook page yung gusto mong gamitin? Si Kristoffer Valdez ba o yung ginagamit natin for our trainings, yung Coach Juan de la Cruz? Okay? And then, you have the option na pumili ng mga pinopost mo. Alright? So, ayun, no? So, ayun po, no? Ayan. So, dito sa bandang kanan, ito yung preview, no? Ad preview nung sinetup mong Facebook ads. Ayan, no? So, ganyan na po yung itsura niya, no? Ayan. So, ito yung newsfeed ng mobile. No, ganito yung itsura nung advertisement mo sa mobile phone nung target market mo. And kapag ano naman, kapag desktop ng target market mo, ganito naman yung pwedeng maging itsura, no? Ganito naman yung pwedeng maging itsura nung advertisement mo. All right? So ayan guys, no. Again, there are three levels of your Facebook ads campaign, no? Yan yung una mong laging iisipin, no? And you cannot proceed to ad set and to second level, which is yung ad set, tsaka yung third level, which is yung ad, hanggat hindi ka nakakapili ng objective mo sa first level. Okay? And then, second po, sa ad set, ito yung second level. Dito ka magde-decide kung sinong mga tao yung tatargetin mo, no? Ano yung edad nila, taga saan sila, ano yung language nila, ano yung mga interest nila. Okay, sa placement, dito mo pipiliin kung saang parte ni Facebook mo ipapakita yung Facebook, yung advertisement mo. So for this one, for our example, sa newsfeed lang, no? So either sa desktop newsfeed or either sa mobile newsfeed ng target market mo. Okay? And by the way guys, no, ayan, meron nakalagay sponsored. So ibig sabihin yan, naka-advertise. So kung meron kayong mga nakikita na sa newsfeed ninyo na mga nakalagay sponsored, ibig sabihin po nun, advertisement yun. Okay? And then finally, budget and schedule. Okay, sa budget and schedule, dyan mo i-identify kung magkano yung daily budget mo or yung lifetime budget mo para sa Facebook ads mo. And at the same time, dyan mo na rin pwedeng piliin kung paanong paraan ka ibibill ni Facebook. Okay? Paano ka sisingilin ni Facebook, no? So, through impressions ba? Through engagements ba? Something like that. Alright? And dito sa ad, third level, yung ad copy mo, dito mo i-edit kung ano ba yung itsura ng marketing message na ipapakita mo dun sa target market mo. Okay? Dito mo na ilalagay yung, tulad ng sabi ko, it's either a video or an image and yung marketing message mo. Okay? So, ayan guys, no? Ayan yung tatlong levels, no? Ng Facebook advertisement. Okay? Lilinawin ko po ulit, hindi ka pwedeng mag-create ng ad set mo hanggat hindi ka pa nakapag-create ng campaign mo. Step by step yan. Unahin mo muna yung level 1 na i-personalize, i-edit, mamimili ka ng objective mo, then sunod mo yung ad set, and then sunod mo yung ad. And yung maganda, kunyari na sa campaign, under ng isang campaign, no, itong first level, pwede kang gumawa ng 2 or more
AdSets. Okay? And under naman ng AdSet, sa bawat AdSet na yon, pwede ka naman gumawa ng 2 or more pa na ad copy mo. Okay? But more of that sa mga susunod na videos natin, no? So ayan, no. I hope meron kang nakuhang value dito sa video na to, kasi ayan, no. Importante itong 3 levels na to, guys. Importanteng maintindihan niyo siya. Importanteng maunawaan niyo siya. Para kasi later on, every time na magse-set up tayo ng mga advertisements natin, mga ad copies natin, mga campaigns natin, no, pagdadaanan natin itong 3 levels na to ni Facebook Ads. Okay? So that's it, guys. No, thank you so much and see you po on the next video.